candidate of PDP laban here in San Miguel, Bulacan, running for soon to be mayor of San Miguel, Bulacan. Yes, ako din, ako yung Jiboy. Ngayon po ay official na kayo worldwide ng certificate of candidacy dito sa bayan ng San Miguel. Magandang tanghali po sa inyo. Kung nasabi nyo, ngayong araw ay nag-file po kami ng COC sa pre-book ticket namin. At para naman, tayo po ang napili ng partido ng Pangulo ni Pangulo Duterte ang PDP laban na magdalaho ng bandila nila sa Bayan ng Bulacan. Bilang lawyer po, ano po yung makukontribute nyo at ano po yung platform of government nyo para sa pagbabago dito sa bayan? Actually, yung pagiging abogado, siguro secondary na lang, no? Ako simple lang naman ang aking content. Sabihin ko pagbabago, gumising na, etc. Ganito. Gasgasto, tsaka gusto kita sa tega ng mga taong bayan. You know? Simple lang ang aking bahayan ko, matawag isa sasabihin ko. Pero, ako, ang ulo kong programa, pag tayo pinagkatiwala ng taong bayan, ang mga may masambingin, papa-aircon ko ang siya ng munisipyo. Bakit to? To show compassion. Para ipakita malasakit po natin sa ating mga babae. Sapagkat ito po importante, kahit ano sabihin ko rito, simento ko yan, bigyan ko ng gamot, at ang hospital, lip service lang ko yun. Pero kinakailangan dito, sabi ko nga, compassion, malasakit, maintindihan mo kung anong pangangailangan. Mga kababayan, hindi lang gagawin. Pag sinabi po natin, Kuya Jiboy, ano po ang tagline ng soon to be mayor ng San Miguel? Well, lakito nyo naman, nung, ano, yung mga nakapaigot dito, yung para sa San Miguel, talaga yun naman talaga ang nasa puso at isip natin. Ito pong laban, aside from para sa sarili ko, no, sa pangarap ko, sa mga kasama ko, Vice Mayor Bong Alvarez, sa mga konsehal, aside din sa pangarap ko sa pamilya namin, sa mga tumuturo sa amin, ito talaga ang laban namin ay para sa San Miguel. Well, para sa medyo maso, no, para sa San Miguel yan, sapagkat ang welfare ng bayan namin inisip ko. Dahil nakita naman nino na ang tingin po sa bayan namin ay isang sleeping giant town, di ba? Kaya nga po, medyo yung mga ilang mga kababayan namin may mga kaya, wala ho silang parang gana o inspirasyon na maglagap po kung ano pa ba dito, negosyo, whatever, di ba? Investment. Yes, kasi parang kita nila na slow eh. Malungkot, madilim. Kasi, pagpasok ko pa lang ng munisipyo namin, ng bayan namin, sa arko pa lang, makita nyo, demonyo ka agad eh, di ba? Si San Miguel, kasama si demonyo. Sa lang may makakita ng papasok ng bayan na may demonyo? Sa bayan lang namin. Only in the San Miguel. Kaya ang isa rin sa mga programa ko, nakakatawa ko, tatanggalin yung demonyo dyan sa arko. Dahil ano simbolismo? Kadiliman, di ba? Tatanggalin natin ang kadiliman, kalungkutan sa bayan. We will make the town of San Miguel vibrant. Para ganaan ang karoon expansion ng mga San Miguel. Para mawala na yung devil shadow ng San Miguel. Kaya nga, because ito nung sabihin mo, it's all about leadership management. Diba? Kung wala ka dyan, di ba? It will all be the same. Di ba? Walang tamang leadership, diba? We are not perfect, diba? Pero kailangan pangunahin talaga, public service. Bago sabihin mo. Yes. Oh. Then, kung inisip mo, sarili mo lang, pagka panalo mo, politika, kinabukasan, wala mo na magagawa. You're same banana with that. Same banana. Oh. Diba? Politika, politika, politika. Kawawa taong bayan. Lolokoy mo lang. Lolokoy mo rin taong bayan. Tayo, pag pinakatiwalan tayo, we will make public service as our number one priority. Sigurado mo. Ilan na? Kanding ko na kami. Sino po yung nakasama nyo? The incumbent vice mayor. Yes. Actually, masaya-masaya po ako. No? Papasalamat ako kay Bong Alvarez. Supposed to be talaga, he's a strong contender for mayor. Pero nalaman niya may plano ako, nag-usap kami. Paliwanag ako sa kanya. Nakita naman niya yun. Parang napaliwanag sa kanya. I'm so lucky. Paalad ako na pumayag siya maging vice mayor ko. At mag-relax siya sa vice mayor dito sa bayan sa tingin. At yung mga ibang kutsiyan, siguro naniwala rin sa atin. Almost majority yung mga kutsiyan ay sumama rin sa atin. Sino-sino po yung mga pangalan na katikip nyo? Si yung mga incumbent counselor, si Counselor Richie de la Cruz, Counselor Mike Abonoa, Counselor
Puso Beltran, yung former Green Farmer Councilor, si Eric Montalas Kambaki, dati rin po siya, si Abby Sibila Pagala, at yung anak po nung aming dating Vice Mayor, si John Reyes de Castro, at yung isa naman po ay isang magaling dito sa San Miguel, businessman, si Edgar Calderon, at isa naman na leader din. Actually, ito, pangulo ito ng mga Employers Association ng Golden Peace, si number one kagawad ng barangay ng Pinamaran sa malaking barangay dito, si Irvin Baltasar Timoteo. Kaya maganda naman doon. Maganda po ang lahat. Kaya sabi sa kanila, I will do my best na manalo po lahat sa tingin ko. Sa sarili mo, down to the councilors. Ano po yung message sa mga taga-sanggit? Well, simple lang naman, no? Nakita naman nila yung nabanggit ko kanina. Ang gusto ko lang talaga, iangat ko yung level ng politika, ng eleksyon, ng kampanya ko sa bahay namin. Sapagkat, kung kayo pa ipapalari, yan rin po ang gagawin ko. Ang taas ang level ko ng management, yung pamamahala rin ko. Para mawala man po ako. Mawala man po sino mang may magandang nilalais sa bahay natin. Sa ngayon nga, ako po, sa swertein tayo, makakaasa sila na I will raise the level of management. Na pag yung mga papalit po, ang mga tao bahay, yung ganun standard na nakahanapin. Hindi yung puro politika. Di ba? Na pag sinabi na dapat pala, tayo. Leader talaga nag-perform, nagilibig talaga ng tama. Well, service oriented first. Well, dapat ganun talaga. At mataas ang standard. Yeah. Diba? Yung iniisip yung puro politika. Dahil pagka yung iyong desisyon, inilaluan mo ng politika, hindi ka makakaservisyo talaga. Dapat talaga yung politika nila. Last example, Mayari Fernando. Hindi naman tama. Wala man lumabang. So, isa mahirap. Pero, pag kinaliwanan mo ng maganda to your leadership, ay maintindihan ng tao ba? Very well said. Thank you. Salamat. Kumain muna kayo. Ako balas. We just heard our interview with soon-to-be Mayor Atty. Kuya Jiboy Cabochan. Mabuhay ang Pilipinaban. This is MJ Alvina Balagar from DZMJ Online. Makabuluhang Journalismo.